Or balangbahan na tumatama ang kalayom sa gilid ng rotary hook? Sasagutin natin yan right after this. Like and subscribe! Bago natin sagutin ang tanong ni Maris Baredo, konting patalastas muna. Lahat po ng troubleshooting videos natin, may it be mini sewing machine or so simple sewing machine, ay nasa description box. Nakasegment sila according sa topic. Now, if you landed on this video at hindi ito yung specific video na sasagot sa tanong ninyo, I would highly recommend to go visit the description box first, browse through it, at tingnan kung nasagot na yung tanong ninyo ng isang specific na video. If not, then comment down below. Alright? So, moving forward, basahin natin yung tanong ni Maris. Ang sabi niya, normal lang po ba na tumatama yung karayom sa gilid ng parang bobbin house or itong rotary hook? Napuputol po kasi yung sinulid, naka-timing naman po siya. Anong po ba need na gawin? Alright. Just to have an illustration of what's happening if that would be the case, yung karayom kasi bumubunggo dito sa plastic o sa ating rotary hook. So, hindi ko mapakita ng very closely, but then, yung karayom natin syempre sa yung pumapasok o nagbibit-bit o nagdadala ng sinulid para makuha ng rotary hook. So, dito sa actual na may sinulid nating karayom, itong part na ito bubunggo doon sa rotary hook. So, eventually, sa kakataas-baba, napupurulong or nagiging marupok or nagiging manipis, nagkakaroon ng friction yung ating sinulid sa kanong plastic. So, eventually, mapuputol siya. Now, hindi normal yon. There are four main reasons kung bakit nangyayari yon. Isa-isahin natin. Unang-una, we need to check yung ating needle placement. Tama ba yung pagkakalagay natin ng ating needle? Yung needle kasi na para sa mini sewing machine ay merong flat part. So, make sure na paglagay natin ng karayom ay nasa right part yung manipis or yung flat area na yon. Okay, so make sure na paglagay natin up to the maximum upward position. Meron po tayong video on how to change needle, specification ng needle guide sa description box. If you're interested to learn more about those videos, go to the description box at panoorin sila. Marami akong na-discuss doon. That's one thing, yung ating needle placement. Pangalawa, make sure na yung ating needle ay hindi bent, hindi na baliko. Okay? Siyempre, pag baliko na yan, ang ganun, di malamang tatama siya dito. Paano natin masiguro na hindi bent yung ating needle? Kasi minsan hindi mo napapansin na, baliko na pala yung needle. The optimum number of hours na ma-maintain ng karayom yung kanyang talas is 8 hours of continuous sewing, which I also mentioned dun sa mga previous video regarding needles. So, ang tendency niyan, pag sobra na doon sa optimal na hours na ginagamit natin yung needle, syempre, magiging mapuro na rin yan. So, eventually, hindi na siya makaka-pierce through ng maayos doon sa tela na tinatahi natin. So, isa yan sa mga posibleng reason kung bakit baliko na yung ating needle. Pangatlo, make sure na yung needle na ginagamit natin is the right type ng needle. So, again, doon sa description box, yung video natin on needles, yung needle na gagamitin natin is yung HA o yung type ng needle na gagamitin natin is yung HA. Right? Regardless kung anong brand, basta ang kanyang nomenclature is my HA. Right? Otherwise, baka
ang nagagamit nating needle ay pang industrial sewing machine. So again, pagbibili ng needle, hanapin yung HA. And of course, samahan mo na dyan yung authenticity ng needle na gagamitin natin. Baka kasi sobra tayong nagtitipid, eh lahat ng needle na nabili natin madaling mabaliko. So ayun din, make sure na authentic yung needle na gagamitin natin. Alright? Kasi pag parati tayong napuputulan ng needle o nababaliko yung needle at napuputol eventually yung sinulid, masasayang yung oras natin sa kakatroubleshoot ng ating sewing issue. And the fourth area, or this is gonna be the last recourse. Ito na yung pinakahuli ninyong gagawin if in case yung first three aspects, okay naman na. Ang gagawin natin is to check first without opening your sewing machine first. Make sure na itong needle bar, the way it should function, should be up and down. Hindi dapat siya nag-move sideward or forward or backward. Make sure na straight lang yung galaw niya. Alright? If ever napansin ninyo medyong gumigewang-gewang na ito, that's the only time na buksan ninyo yung inyong makina at i-check kung may basag or baka may natanggal na tunilyo or what have you. Check lahat ng areas from one gear to another, from connecting gear to another. Right? So, simple na naman yung pinaka-anatomy ng ating mini sewing machine. Madali nyo makita kung saan may basag. Pag hindi nyo kaya, seek some help from somebody na medyo may leaning towards yan, pagkakalikot ng mga electronics. Alright? So, yun lang. Yung pagbukas ng makina, that would be the last thing na gagawin natin in order for us to really identify kung saan may issue yung ating makina in terms of nabubunggo yung karayom doon sa ating rotary hook. Sana nasagot natin yung tanong ni Maris Baredo, at hanggang dito na lang muna. Kung may mga questions kayo na hindi pa nasasagot sa description box ng ating list ng ating mga troubleshooting videos, i-comment lang sa ibaba. At bago tayo magtapos, huwag kalimutang bigyan ng malaking thumbs up ang ating video, like and share. Maraming salamat sa panonood. Till next time, dito lang sa Project Hobby, your Hobby TV. Bye-bye!